guys, oh. Ano nakikita nyo dyan? Nakaangatan, oh. Kita-kita tayo kung ano, nakalas na yung rack and pinion. Yan, tatanggalin yung rack and pinion. To, meron natin yan kayo may takas. Okay. Oh mga guys, oh. Kita nyo, oh. Hiwa-hiwalay na. Yan. Dating gawi, everyday. Rack and pinion. Yan. Sir, shout out sa'yo. Sir Alfred. Sabi mo, kahit araw-arawin ako mag-upload nito, araw-araw ka rin manood. Kasi gusto mo rin i-master. Okay, ngayon sir, yung ginawa, marami tayong upload nito, pero ulitin natin. Kasi request mo, araw-arawin mo para ma-master mo eh. Yan. Mga guys, ang pinalitan natin dito, repair kit. Ito na po yung mga luma. Yan. Ang ginawa, ito po ah, hindi ko inubos ito na ano, na parating original. Sabi ko nga po, minsan, nasa may-ari po niyan, kaya kanina pumunta si sir, may pinakita siya doon sa picture ng cellphone niya, yung Mitoyo. Sabi ko, pwede naman po noon, kaya lang, baka every quarterly o kaya 5 months, kikita-kita kami. Sabi niya, ay huwag naman. Sabi niya, sarili ko ito, ayaw ko ng ganyan. Kaya pumunta siya sa ano, dealer ng Mitsubishi, kay Ma'am LC. Ma'am, shout out sa iyo, binigyan mo sir ng ano, ng original. Ito, Mitsubishi Seal Rack and Pinion Power Steering. Ito po yan. Ito yung mga oil seal. Naipasok na natin yung ano. Ito po kasi nyo mga guys. Yung una natin yung pinasok. Hindi ko na ipakita. Oh. Short na naman yan. Yung magko-comment nila. Hindi mo na pinakita. Oh. Ito po ano lang po yan eh. Tinanggal mo lang. Sikwat. Lagay lang. Ganun lang po yan. Tapos itong dalawa po nito mga guys. Ay ano nga pala mga guys. Marami na akong ina-upload na ganito. Minsan hindi ko po na babanggit kung bakit may o-ring dito. Ayan. Guys, ito po, o-ring na to para sa tubig. Ganito mo kaano ng ano. Kaya, kahit po meron po nito, kung hindi nyo binantayan yung rack and pinion, yung katulad po nito, si sir kasi hindi niya ano nang pa-check up, nabansin niya agad na meron punit. Sabi niya, ano, na-check na may takas na rin. Kaya sabi niya, magawa ko agad to. Kaya kung pansinin nyo yung shopping niya mga guys, oh, walang katama-tama, hindi katulad yung mga ginagawa natin na linilihap pa natin ng ano. Kaya ito, madali lang po ito. Yung mga ginagawa natin, maghabon po rin. Kasi ang liha natin, nabot na tatlong oras kaliha-liha. Pero ito po, dinaanan ko lang ng ano, ng 1,000 na liha para matanggal lang po yung mga scratch niya. Panigurado lang ba? Yan, panuuri nyo na lang po. Yan, umbisa na natin to. Yan mga guys, pansin nyo po ha. Andyan yung petroleum jelly. Ayan ang yung petroleum jelly kasi mga guys. Walang ano po niyan, walang chemical po na ano niyan, hindi po kalaban ng rubber. Kaya po 'yan ang pang-setting natin, pang-padulas lang po niyan. Yan ang gagawin natin pang lubricate. Kasi po yung ATF po nagagawin po nating pang lubricant. Mas maganda po itong ano, itong petroleum jelly. Tingnan niyo po sa mga ano po, sa mga kadalasan sa mga heavy equipment po. Kung umunta po kayo sa magawa ng crane o kaya sa mga bakubo, baldi-baldi po niyan kasi po yan ang ano, ginagamit na pang lagay sa mga shield kasi mas maganda po ang ano, pagpasok mas smooth kesa dun sa ATF. Trabaho kasi ng ATF guys dito lang. Pressure po niyan. Ito po yung pangpasok natin. Yan, isa na natin. Pero dating gawi, lagay uli natin itong ano, itong unang oil seal. Alam nyo naman po kung ano natin ilagay, oil seal, ito po yun. Yan. Tapos, yung merong ding ano eh, sa stick. Para mga guys, para hindi masugatan. Kasi kung imaginin nyo po, ilan po yung gear niya, dadaanan niya. Oh. Kung ipinasok nyo po yung oil seal, pagdating po dun, durog na yan. Kaya po, lagyan natin ng ano, tawag dito, protection. Merong ano dito eh, ginamit ko yung terms dati na condom, kaya lang nagalit yung isang ano eh, isang kaibigan natin, bakit daw ako gumamit ng ganong terms. Dito na lang tayo. Ayan lang po nga guys, oh. Oh. Di ba? Oh. Oh, hatak. Ah, di ba? Mm. Oh, di ba? Ano ba kasimple yan eh. Ngayon, si petroleum jelly, gamitan natin dyan, oh. Mm.
Oh, di ba? Mm. Oh. Anong sa inyo? Lagyan na natin yung spring. Diba? O, wala na yung spring. Alam nyo guys, ayun, hindi ako gaano makita. Kung ilagay, kung ano, ipasok nyo ba kayong ano, minsan po kasi, may nagpa, may napanood ako. Kasi yung itong video natin, ginaya. Linilagay, ano, hindi niya tinanggal yung spring, hindi niya inuna rito, hirap niya hinatak kasi. Yung spring po, yun po nagsisil po sa kanya na ano, siya yung umipigil ng pressure, compression mo nito. Yung pressure ng ano ng ATF po kasi kung ilan daan po niyan, ilan libo po ano niyan, PSI po niyan. Ano, oh, di ba? Ngayon, oh, yung washer na po. Yan. Mas matagal pa nga tayo ano eh. Kung wala sana tayo yung ganito, tapos na po ito. Kaya lang po kailangan nating magtiyagang ano, mag-video-video ng ganito para yung mga gustong matuto, magagawa rin ng ganito. Hmm. Ah, diba? Kawa ka mo, sir. Ito mo. Yan. Lubricant din po na yan. Ng petroleum jelly. Oh, pasok na natin. Hmm. Yan lang, ganun lang po. Tapos, ang pukpuk nito mga guys ha, ano lang po ito, pulso lang. Kasi kung dinaan nyo po na ano nyan, nang biglaan po nyan, yung spring dun sa ano, yung kinalbit, ilinagay natin, pagdating po dito sa loob nyan, hiwalay na yan. Ayan, tumok pa lang. Ganun lang po niyan. O, di ba? Ngayon, maglagay tayo ng ano, sir? ATF. Lagay mo, sir, ATF. O, wala pang ATF, may ano na, o. Hoy! Hop! O, di ba, bilis? Ayan. Itong, guys, itong, ano, itong kabila, hindi na po lalagyan ng ano ng plastic po kasi itong ano niya po wala ng gear, hindi katulad dito sa kabila na ano katakot-takot na gear yung dinaanan, no? Ganito lang. Hmm. Oh, di ba napakasimple eh? Sabi nga ni sir eh, nanonood eh, sabi niya simple lang daw pero sabi niya kung itry niya raw baka hindi niya kakayanin. Pero sa tingin ko, okay, sir, ano? Kailangan kasi napakiramdam. Yan. Narinig niyo na yan. Si sir po nun. Tatanong natin naman si sir kung ano, kung gusto niya, ano, magpakita sa camera. Kasi marami tayong customer. May mga customer tayo na ayaw magpakita. Maganda po yung mga reason nila. Ganito yun eh. Sabi nila, oh. Yes, ayaw ko magpakita kasi marami akong utang. Mamaya, yung mga inutangan ko, dito tatakbo. Customer mo pala yan. Ayan, napakasimple, oh. So, mamagitan lang na, ano, sa ano man, kaysa, yung, ano, yung taga-Pampanga na nag-comment din, turo ko po, ah, kasi nagawa rin ito ng, ano, eh, ng aking bayaw, eh. Ito po, itong grinag po natin to, ang katlari po, huwag yung, ano, isasagad, dapat palambutin nyo lang po yung ano, yung lock. Ngayon po, kung nabawasan nyo po yung lock po, pag-tell nyo muna nito, pag-ikot po nyo nito, dahil malambot na po nyan, aangat na lang po sa nyan, kasi ginawa yung iba, sinagad nila hanggang sa ano, tagusan, sinira niya po yung thread, lalong humigpit, nabura. Pag ganito, napakasimple lang oh. Oh, di ba? Oh, ngayon na lang, akin na yan, sir. Yung, five yung, pipe wrench. Oo, yung pipe wrench. Yung ano, yung ano, yung labi tubo. Pipe wrench, sa'yo. Yun, yun. Labi tubo. Yan, labi tubo.
Kami ni sir, ano? Kasi kaya nga po, ano, pipe rinse po ito. Ano po ito? Ginagamit ng ano? Sa tubero. Ito po kasi, kusang kumakapit. Yung gumagano na sa probinsya ba tayo, gumagawa tayo ng deep well. Sumasama tayo sa deep well. Ito ang gamit namin, yung malalaki. Yan. Sandali lang. Buwan ko na. Ito po, malambot lang po ito mga guys eh. Awa ka mo sir. Doon ka sa likod. May konting ano lang po ito. May konting ano lang. May konting ganit. Ayan o. Tutusin po malambot po ito. Wala lang tayong mahawakan na ano na madulas lang. So boss, medyo maano po, medyo maganit po dahil yung ano po, yung oil seal po, kinocompress niya, binapasok niya. Pero may konting yan. Oh, mamaya na lang po. Kung mahigpitan natin to, saka natin ipakita yung isang oil seal pa. Meron pati isang oil seal na papasok dito. Oh mga guys, lagyan na natin yung oil seal. Dito. Saan natin yung ano yun dyan? Hawak-hawak natin kanina eh, nadagunan yun. Oh, ito oh, tara! Andito na naman tayo eh. Yan. Yan. Tapos guys, linagyan natin ng electrical tape yan. For protection mo dito para hindi masugatan. Yan. Oh, sakit lang po. Kung ano kung napasin nyo ba, lahat mo na binang pasok ko, binang tanggal ko kanina, sakit. O yun po. Kita nyo na po. Pasok na. Okay na yan. Pitik. So boss. Pulso lang po. Diba? Antay na ngayon. Ito po ang ano? Ito po ang lagyan natin ng grasa. Kasi po moving po ito. Iwas po ang ano po nito para smooth po ang ano ikot. Hindi naman pwedeng pasukan ito ng ano ng talin na kasi pambit. Diyan pwedeng hipitan na makakapuro at pambit. Hindi natin kasi alam niyo mga guys, yung mga oil seal po na lalo na po yung mga Honda may mga ano po noon, meron po nakalagay na ano na grasa. Etong Mitsubishi po wala. Lalagyan natin. Kasi po ito dito po yan. Dito. Ayan dito, moving po niyan. Yan yung gumagalo po kaya para maganda po yung ikot po para smooth. Ayan. Ngayon, ang isa nun natin dyan bearing. Ayan. Ngayon, ang pasok din natin dyan, ito rin, 3-bolt drive. Extension, sir. Araw-arawin po kayo nito, kaha nung isang araw. High ace! O, yun. Magbabago naman yung tunog mga guys eh. Yan. Hindi ako nagbasa na malinis. Okay, ganun na po. Napakasimple. Ngayon, maggrasa na tayo. Lagay na natin yung ito. Sir, lagay mo na ng ATF. Buksan mo ng ATF. Sige. Di bali. Kahit ano lang. Sige. Oh. Okay. Yan. Maggrasa na tayo dito na. Mga guys, yung grasa natin ito, high temp. Saka ano po ito, waterproof. Yung tinatawag po na, no? Humihiwalay po yung ano.
Kahit po ano niya sa tubig, kasi normally naman po ang langis po sa katubig, nakakahiwala. Pero ito po, kahit ibabad niyo po ito, may mga ano po, may mga grasa po na nag-iiste sa ano, sa grasa. May tubig, may grasa po na nag-iiste yung tubig. Ito hindi po. Tapos, balik na rin natin. Sa loob. Okay. Belt niya sa tornado, malipis na. Diba? Ngayon. Kuha ka ng anorens. Kung hindi na sa sandali ko. Pareta ka yung box. Ito. Matala sa kamo. Meron ba isang orange dito? Problema kung sumobra tayo. Kamat eksakto tayo mga guys ha. Hala, itong orange na to. Kita niyo po itong orange eh. Dalawa pa ito. Kayo walay na mamaya, makita nyo po. Lagi mo isa, yan. Makita nyo po mamaya, isa-isa natin to. Kasi minsan may mga nakukulangan eh. Sabi daw, bakit daw hindi ko pinakita yung ano, paglagay yung isang o-ring. Dito po yun, mamaya po. Lagay ko na mga guys ha. Dito po yun. Itong o-ring na to. Ah, dito guys. Oh. Para po niyan. Kung nakita niyo po yung high ace po, nakalagay po doon, ano, parang cylinder and gasket. Yung ano, yung tanso na tawag ko doon cylinder head. Tama, pwede rin. Yun ang pinakabungad niyo po, kaya tinawag ko cylinder and gasket. Ayun po, ulitin natin. Ito po yun. Baka hindi niyo po nakita po ha. Yan, lagay natin. Yan. Tapos ito guys, tornilyo. Epo. Sana po nasundan nyo po ito para po magagawa po kayo ng ganito. Kung ano nga lang sana guys, kung wala pa yung video, ano lang ito eh, gagawin lang natin kasi ang ganda itong rock and pinion, walang tama. Hindi katulad yung mga ginagawa natin, halos kalating araw ito nagliliha. Oh. Ah, ito na yung last na o-ring mga guys. Ah, sana maliwanag, tapusin nyo ito. Ito po yung ano, yung unang-una natin lagay na o-ring. Tapos grasa. Ayan, yung o-ring po niyan ito, ayan. Okay. O yun, parang di po. Kaya nyo po ang ano po ah. Very protective. Meron pa dito po. Kaya linagyan po nila po niyan, alam na ang Pilipinas po, basa, ano, bahain. Kahit po meron yan, kung hindi naman alagaan ito, papasokin din ang tubig. Yan, kamusta? Ano, kumuha ka ng ano sir, ng silicone? Ah, mga guys, yung silicone na nabanggit ko. Kasi yung binarena natin dito, alam nyo po ito kasi, moving ito. Saka yung vibration, andito po yung ano, yung
Manibela. Nandito po yung rock and pinion. Kaya kung lumalabak, dumadaan sa lubak-lubak, kahit saan, i-cutter mo, persado po. Kaya lilagyan po lang lock po niyan para hindi po gagalaw. Kasi po, kung hindi lilagyan ng lock yan, pwedeng lumuwag sa katagalan. Ngayon po, ang gagawin po natin dito, itong binari na natin yan, ito po, habang iniikot natin, lagyan na natin ng silicone. Diba mga guys? Oh, may lock tayo na. Pero kung kaya ang gagawin nito guys, tip ko nito ah, mga ano to, baka 5 taon bago masira po ito. Kung kayo makatapat nito, baka mahirapan kayo nito. Bago nyo po ano, bago nyo bukasin po nito, meron pong chemical na ano to na binubuhos bago nyo luwagan po nito. Kahit ano po, kerosene lang o kaya ano, yung unleaded. Babara nyo lang mga ano, ng mga ilang minuto. Tanggal na po niyan. Sir, awa ka muna. Isang linggo, baka ano, samantala yung mga iba na roller street nila. Pero pa mga pa-schedule sa ano? Kailangan dito guys, pulso. Pakiramdam. Yeah. Si sir kasi ano? Ito, expert ito si Jesse. Tayo kasi taga-maintenance tayo, kaya sa tingin ko talagang punta expertise nasa 99.9. Yes. Okay. Yan mga guys. Kasi nyo po yan o, yung yan, nag-lock na. Ito lang po, kung ganyan po, ano na po niyan? Dahil po doon sila lagay natin silicone, ano po yung silicone na yan? Beta gray. Alam nyo naman po mga mekaniko kung sino po yung gumagamit ng beta gray. Kung tumigas po niya, masabihin, wala nang tanggalan. Kaya kung nagtatanggal po kayo ng ano, oil pan, ng anong sasakyan na ginamitan ng beta gray, gagamitan nyo po na ano yun, sinsil para matanggal. Pero ang sikreto nito, kung kayo ang gagawa nito after 5 years, buusan nyo lang po na yan, unleaded. Yan. Hop, hop, hop. Lakad mo muna. Green door, okay. Yan. Kulang na lang po, rack and na lang. Yan, makikita-kita na lang tayo sa unit. Sibaba mo na. Yan. Ang ibig sabihin yan, magbaba na, tapos na. Papanda na lang tayo mga guys. Yan. Ano, man?
Bernabeu, ano? Bernabeu, ayan o. Punta natin yung ginawa natin. Ayun, power steering uli. Ayun. Napakasit lang gawa. Araw-araw. Rock and pinion. Okay, hanggang dito na lang tayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat.